Paano ka nakakakuha ng ano, ng balita tungkol sa kanila? Wala na. Wala, kahit sa Facebook, di ba nakikita? Sinubukan mo ba na kausapin yung mga bata? Ay, hindi na. Ano, ayaw na kausapin. Ayaw kausapin? Masama ang loob ko sa mga ano. Hindi tama yung ginawa ng nanay nila. Pero kasalanan ba nila yun? Hindi, kasalanan din nila yun kasi tinunod ko yung nanay nila. Oh. Baka naman gusto rin nila pero wala silang paraan para gawin yun. Hindi, sa akin na, kung wala nang problema kung ayaw na sa akin. Dahil ako, nabuti yan ang ginagawa. Sana patawaran nyo ako kasi wala naman ako kasalanan sa kanila. Ako, dinala ko kayo sa Amerika, pati yung nanay ninyo, na sana maintindihan niya yung nangyari sa amin. Wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ako ng babae. Hindi ako nang abuso sa kanya. Niloko niya ako. Nagbigay siya ng malaking karangalan sa ating bansa bilang boxing champion. At ngayon, meron po siyang bagong career na tinatahak bilang isang aktor sa Batang Quiapo. Pero bago natin siya kilalanin, subscribe muna kay sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Tayo ko ng hapon. Dito ka nagja-jogging sa lugar na to? Oh, dito lang. Oo, ikot-ikot lang. Okay. Kasi na-maintain mo pa yung ano mo, yung katawan mo. Oo, oh, dito. Ilang taong ka na ba ngayon? Dapat yata mag-train. Sama mo. Te. Ha? Sige. Tigos! Dito ko titirahin, ha? Tigas, guys! Wag ito. May laman to. Hindi, nami-maintain mo yung ganyang physique. Hindi, kasi ano? Oh, ilang taong ka na ba? Ano ako yun? 56. 56 ka na? Mas matanda ka pa sa akin. 55 ako eh. Kailangan i-training mo ako, ah. Luya, training mo. Kailangan ganyan maging ganyan na katawan ko, ah. Oh, ano ang dapat ko gawin para maging ganyan din yung chan ko? Hindi, patatanya na pagka may tubig sa umaga. Okay. Mainit. Mainit na tubig. Sisi mo nga lang. Oo, tapos? Basta may bagong kulo. Oo. Hindi kaya mabanli. Wala to. Hindi kaya mabanlian yung dila ko niya, mapasok. Hindi naman. Maligam-gam. Maligam-gam. Ano? Eh, gano'ng kadalas ako mag-exercise para maging ganyan? Hindi kahit hindi na mag-exercise. Hindi na mag-exercise pa? Kahit na, hindi. Tubig lang. Tubig lang? Saan ba yun? Tubig lang na mainit, inumin ko sa umaga. Unang muna sa lahat. Yun muna. Tapos? Ang kahit na gawin mo, pag natapos mo. Pero siyempre, kinakain mo, medyo ano rin. Pitiliin mo rin. Ano mo nang kinakain mo? Hindi mo na ako pwede kumain ng masarap ang pagkain. Hindi. Ano lang ang madalas mo kinakain? Ang gulay. Gulay. Yeah. Makain naman ako ng rice, pero pagdating sa... Kunti-kunti lang. Yung coke, wasabi yung coke. Naku, ang hili ko dyan. Yung mga ano, no, yung mga diet-diet na ano, na soft drinks. 56 years old! Oh, tinan nyo na. Kakaingit, oh. Sala. Pwede ba natin taas yan? Pakita mo nga yung... Hindi, wala. Wala pa bilog-bilog yan? Wala? Hindi, wala na. Ah, wala na. Hindi ka nagbubuhat ng ano, ng weights? Wala? Hindi na. Asalan ako. Saka yung ano mo yung mukha niya, o close up mo. Tingnan mo, halos walang ano, wala masyadong wrinkles. Actually, hindi mo mahahalata na 56 years old siya. Ang tingin ko sa kanya mga 65. Ang tingin ko sa kanya mga ano la, 43. Ayan, ha? O safe na yun, ha? 40 to 43. Mga ganyan, yung kunti tingnan mo siya. Oy! Oy! Yes! The great Luisito Espinosa! Yes, sir! Nice to meet you! Kamusta ka na? Kamusta na? Mabuti ako. Congrats sa ano, ha? Sa Batang Quiapo, ha? Oo. Ito ang bahay ni Luisito. Ay, ano ka niya? Ayan. So, kwarto lang talaga ang tinitira niyo? Kwarto lang yun nila namin. Oo. Lipanan. Pakilala mo naman ako sa iyong... Parang kailala kami dito. Pakilala mo naman ako sa iyong kinakasama.
Legend ya para ng magiging asawa ko. Legend dialogue. Aha. Magiging asawa ibig sabihin ikakasal pa lang. Ikakasal pa lang. Oh. So engaged na kayo ngayon. Na. Sa kanya nagkakilala. Sa net match. Facebook lang. Wow, okay ah. Ayan. So ito na ang kanyang kama. At ito na ang pinakakainan nyo. Oo. Gano'ng katagal na kayo rito, Luisito? 3 months na. 3 months na. Okay. Ito yung mga belt ko. O yan. Ano yan? Pakayoy Dorte sa ano? Nung award. El Orte Awards Night. May kasamang maliit na belt. Mas masama, example. Ano yan? Anong significance niyang trophy na yan? Award ng lahat ng champion ng dab ng world, nag-world champion ng ano. May award. Yung una kong belt, WBA. Anong klaseng division to? Anong division? World Boxing Association. WBA. Bantamweight o? Bantam. Bantamweight. 118. Oh. Anong year? Anong taon yan? 1991 ka naging bantamweight champion. Teto naman. 97. Mm-hmm. Sa Japan. WBC. Anong division? Featherweight. World champion yan ng WBC. WBC. Hall of Fame naman ito. Hall of Fame ka na ng sa Grand Hotel po niya. Anong? Sino nagbigay sa iyo ng Hall of Fame Award? Ivan Rivera. Okay. Anak ni Ernie Rivera yung last manager. Oh, okay. Bakit nasa iyo pa rin? Hindi, ano to? Souvenir to eh. Souvenir na yan. Kapag ito yung pinagdaan ko. So parang dalawang version. Isang original na pinapasa. Saka may belt na parang pinamimigay sa mga champion. Black. Hot pop. Pasang ka pa pa ganun. Pa ganun. Dabod yan. Pop. Black. Sweet. Yan. Simple eh. Pop. Oh, black ka. Black ka muna. One. Black. Karangalan mo talaga na mapunta siya dito sa gym. Ano? So sino bang hindi masaya na to World Division Champion, bibisitahin yung gym dito, nagtitraining. Tapos, ang ano ko talaga, makikita ko, kasi halos magkasabi lang kami, yung kung ano siya noon, halos parehas kung ano sa kasipag noon, parang ganun pa rin ang kasipag sa pagtraining niya ngayon. Ah, talaga? So, nagbibigay siya ng advice sa mga bata ko, tumutulong siya. Yung mga bata ko, tuwang-tuwa din kasi nakasama yung to World Division Champion. Sila yung ano, parang nagkaroon sila ng ano, ng inspirasyon na makita makasama nila si Champ, kaya ako proud ako na nandito si Champ. Ilang taong ka ba nagsimula ka mag-boxing? 14 years old. 14 years old. Pero 7 years old, nagdagan na ako, nagbaba, nagsinsayo na ako. Nagsinsayo pala, no? Yeah. Nakilala niyo ba siya? Kilala niyo siya? Okay. Sino siya? Yuji Pagaspinasa. Pero siguro, hindi pa kayo pinapangalak nung naging champion to. Ipa-ho pa po. So, sino gusto maging boxer talaga? Yung seryoso? Wow. Talaga, seryoso kayo, ha? Kakaririn nyo talaga boxing? Oo. Di ba sa babae, hindi pagkaraniwan sa Pilipinas ang nagbaboxing? Bakit nyo naisipan mag-boxing? Bakit nyo naisipan mag-boxing? Gusto ko po magluto ng self-defense. Actually, yung sport ko talaga is Muay Thai. Lumipat lang po ako sa boxing kasi hindi na po ako nakapag-insight sa Muay Thai. Saka gusto ko din po tumaban sa iba't ibang bansa. Gusto ko makapag-travel para ma-represent ako din po ang bansa Pilipinas. Wow! As a boxer, ha? Wow! O ikaw naman, anong pangarap ko sa buhay? Champion. World champion. Guys, kasama na natin ang ating idol, 2-time world champion, Luisito Espinosa. Hello, Luis. Kamusta? Kamusta po. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay ngayon? Ito, okay naman. Kahit paano, lumalapit sa panahon. Oo, at congratulations, ha?
At ano ka na? Membro ka na ng cast ng Batang Quiapo. Okay naman, masaya. Ito paano may kinikita. Gano'ng kadalas ka nag-taping? Every week, every Wednesday. That's good. At least tuloy-tuloy lang ang karir mo. Pero syempre, marami na nakakamiss sa'yo sa boxing. Pinapanood ka lang namin nung maliliit pa kami. Louie, ikaw, ilang taong ka nung una kang nag-boxing? Nung nag-practice sa pagbaboxing? Seven years old. Bakit ka nahilig sa boxing? Father ko kasi, Egmedio Espinosa. Boxer mo yun. Ah, boxer din daddy mo. Champion ba siya? Hindi siya nag-champion. Hindi siya nag-world champion. Pero nakalaban si Fighting Harada. World champion yun. Ng Japan. So hindi niya tinuloy yung kanyang boxing career? So, 1975. Stop now. Si ano ba? Si daddy mo ba ang nag-encourage sa'yo na mag-boxing? Oo. Kasi siguro kung buhay pa yung nanay ko, hindi ako pusingera. Hindi ka papayagan? Ayaw niya. Hindi papayag. Ilan kayo magkakapatid? Bali lahat kami, 14. 14? 14 kami. Sipag nila, ha? 14? Una, ano kami? Seven. Pangalawa, 8 yung nag-repair. Buti na buhay ng magulang mo yung ganong karami mga anak. 14 na. Tapos ikaw, nagtapos ka ba ng high school at college? 14 years old. Nag-stop ka na. Nag-boxing na ako. Amerika na ako. At 14 years old? Paano ka napunta ng Amerika? Sumakinet lang. Bakit ka napunta sa Amerika? Anong meron doon? Hindi. Kasi ang nagano sa akin, nagdala sa akin doon, si Hermie Rivera. 14 years old ka? 14 years old. Pinadala ka roon. Para daw saan? Training? Training at saka laban. Nagano ako ng champion ako ng California. Noong 21 years old ka? Okay. Sino nakalaban mo noon? No, maliit lang. Ang timba ko noon, 118. Ang kalaban ko, 180. Ang liit. Magaling ako tumuha ng timba eh. Na-champion ako ng California. Anong love story niyo? Paano mo siya nakilala? Pinakalala na sa akin ng driver ko. Nakilala ko lang. Taga rito lang sa Makati. Sa Makati. Nagpakasal kayo rito? Kasal kami kagad. Kasal agad? Kasal agad. Bilis ha. Mukhang tinamaan ka ng gusto ron. Hindi mo ako tinamaan. Ako siya tinamaan. Hindi, joke lang. Kasal kami ni Open. Hindi na pagkaparang. Hindi na kinaghiwalay. Hindi na pinakawalan. Pero nung nagpakasal kayo noon, mabalik-balik ka na Amerika-Pilipinas noon. Paano kayo napunta sa Amerika? Kayong dalawa? Hindi, ako nagpetition sa kanya. Pinetition mo? Bali ang nangyari. May kumuha sa kanya, si Hermie Rivera. Mm-hmm. Yung si Hermie Rivera, yung anak ni Hermie Rivera. Mm-hmm. Siya sila ang interesahin sa amin. Ayun. So simula noon, doon ka na nagpatuloy ng karir mo. Kailan ka naging champion? Yung world champion? 1991. Tapos? Bantamweight champion, Bantamweight. No? Sa Thailand? First round. Sino kalaban mo? Kako Galaxy. Thailander. Gano'ng katagal mong hinawakan yung Bantamweight Division Champion? Ano lang, 2 taon mo. 2 years. Ano nangyari? Bakit? Kasi, nagtalo ako sa ano, sa... Saan? Carneta. Dito sa Pilipinas? Sino kalaban mo? Argentina. Argentinian. Kaya ka ng mga tao kasi. Siyempre. May nangyari. May pinakain sa akin. Anong pinakain sa'yo? Dinaya ka? Parang gano'n na. Tingin mo, dinaya ka? Sino nagpakain? Yung boss. Si boss. Ano pinakain sa'yo? Gano'n, sinigang. Ano naramdaman mo na habang dumalabang ka? Hindi ko. Sumasakit. Tapos? Hindi na magad. 7th round na ako. 7th round? Knockout? Hindi na ako makabangang. Hindi na ako makabigitan ng leg ko. Oo.
Pero first round onwards, medyo iba na. Okay naman, okay naman. Okay naman. Kailan nagsimulan parang? Pero meron na, nararamdaman ko na. Ano nararamdaman mo noong mga unang round? Masakit, legless. Biglang sumakit. Hindi naman nangyayari yan, di ba? Dati, wala namang ganun. Paano mo de-describe yung pakiramdam pagkatapos ng laban? Ah, yeah, siyempre. Umiyak ka? Oo, siyempre. Nawala yung corona eh. So pagkatapos nun, anong ginawa mo? Anong action ang ginawa mo dun sa boss mo? Nagano ako, nagdimataw. Sa korte? Sa korte. Oh, anong dinimanda mo? Anong kaso? Ganito nangyari, nanigas na yung day ko na gusto ko siyang mag-iwalay na kami. So hindi na siya umaks yun. Kumbaga, pinitawan niya na. Nag-iwalay na kayo? Nag-iwalay na kami. Pero let's say, hindi may papapayasa eh. Oo. Kumbaga, hindi pwedeng vulgar eh. Oo. Anong patunay mo na meron siyang ginawa para matalo ka? Sabi ko, boss, pusog na ako eh. Mamaya na laban. Siya mismo nagpapakain. Ilang nakorta, sa korta lang eh. Oo. Hindi, kainin to. Sa'yo. Sabi, hindi pwede. Hindi, kainin mo to. Ganun na sabi? Oo. So, sumunod ka? Eh, boss siya eh. Siyempre, sumunod ka. Oo, oh, wala ka naman hindi, no? Parang asin eh. Oo. Ayun na. Ayun na nangyari. Natalo, no? Oo. Nanigas wala. So, ano nangyari sa karir mo pagkatapos nun? Tapos nun, bitawan ako. Nag-Japan ako. Lumaban ako ng Japan, 1991. Doon ka na naging champion. Uli, featherweight. At sino nakalaban mo nun? Mexican. WBC to, no? WBC. WBC featherweight champion. Pagkatapos nun, anong nangyari sa karir mo? Lumaba ka? Tuloy-tuloy. Pero na-depensa ko ng 8 yung WBC. 8 times mong dinefend. Paano nawala yun sa'yo? Natalo ako rin ulit ko sa Mexico. Tinayin sa Mexico. So, nung nawala yung corona sa'yo? Nawala yung corona. Yun. Hindi na natatanggal yun, no? Nahirapan na akong mata, promoter, ng, you know, nahirapan. Hirapan ka na. Kasi nagtrabaho ko sa ano eh. San Francisco eh. Nag-dinner ako. Sa restaurant. Maraming sila, di ba? Sa lahat chances. Wala. Kailangan trabaho. Kasi wala na. Wala na akong laban eh. Hindi ba kasi, di ba pag-champion ka, eh syempre sanay tayo. Napaparoon natin yung mga Mayweather, yung mga Manny Pacquiao na ang yayaman. Bakit hindi ka nakaranas ng ganung karangyaan nung time na champion ka? Iba yung kay Manny, may. Iba na yun. Iba yung bayad eh. Malaki. Malaki na. Sa inyo, mga magkano ba ang... Pag pinakamalakalas sa akin, mga $400,000. $400,000. Mga ano yun, mga roughly mga 2 million pesos, mga ganun. Diba? Times, ano eh. Pero nung time na yun, mas ano, malaki, diba? Mga ganun. Nauubos yun, pag ganun. Nauubos na madali lang yun. Oo. Siyempre, mahirap ang buhay sa Amerika. So, nagtrabaho ka. Ano klase mga trabaho pinasok mo? Nagtrabaho dun sa, ano, sa McDonald's, sa Lucky Chances. Dinner ako dun eh. Oo. Ang mayari nun, Pilipino. Okay. Ano yung pinakamahirap na trabaho ang ginawa mo sa Amerika? Magsakot. Kargador? Hindi, parang ganun. Palayo, lalayo nilalakad namin. Oo. Yung katulad ng nagkaano kami ng mga plastic na pupulot. Oo. Kasi malaking beta. Oo. Pero ang mahirap doon yung dakad. Oo. Layo eh. Oo. Tsaka sa marin, nagtrabaho rin ako sa marin. Oo. Kinilis ako ng mga... Pero walang tao. Uh-oh. Yung parang paprika na walang tao. Oo. Oo. Nagilinis lang kami nun. Oo. Pa-5-bandit sa araw. So medyo naghirap ka sa Amerika? Medyo nahirapan ka sa Amerika? Mahirapan ako doon. Oo. Lalo nang may nag-iwalay kami. Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Kailan nagsimulang magkaroon ng problema yung relasyon nyo mag-asawa? Sabi ko sa kanya, tapos na ako kasi... Pagod na ako sa ensayo. Pagod na ako araw-araw ensayo eh.
pagod na ako sa... So, kaya gawin na natin, magtrabaho na lang ako. Kaso, gusto niyo mag-boxing ako. Gusto niya tuloy lang. Pero hirap kasi malaki. Malaki yung babayaran sa ano eh. Kaso lang, hirap na akong ginawa ko. Ang ginawa niya, naghanap siya ng lalaki. Nasa Las Vegas ako, natrabaho siya sa kabilang kalye. Hotel. Kaya lang. Okay. Nahuli mo ba sila na magkasama? Hindi, may sa ano pa, hotel pa, meron na eh. Anong meron da? Parang pag pumunta ako doon, nagtatago na siya. Na-meet mo ba yung lalaki na yun? Nakausap mo? Itong huling kita namin, doon, nakita ko yung lalaki. Ano sa kwarto niya. Ano? Paano? Sa Los Angeles. Okay. May lalaki sa sabon, no? Sa titira nila. Kasi ang ginawa ko, no? Dismayan ako. Palita ako, eh. May lalaki. Teka. Yung lalaki nakita mo sa kwarto, saan kwarto niya. To? Kwarto niya. Sa bahay ninyo? Hindi. Kano, tinirahan nila. Kasi hiwalay na kayo? Kasi ako, hiwalay kami. Hiwalay na kayo ng bahay? Sa pasisyo ko eh. Los Angeles yung pinunta ko. Ah, may sarili siyang tirahan sa Los Angeles. Paano mo nahuli? Paano? Yung mga bata na nanonood ng TV, ako naman, sinitignan ko yung kwarto niya. Ay, pagbukas ng pinso, nalang ako kayo. Ano pumasok sa isip mo nung nakita mo sila doon? Anong naglaro sa isip mo? Paano mo napigilan yung sarili mong gawin yun? Wala. Basta, talit sa sarili ko, bakit nangyari yun? Yan na. Umalis ka na lang? Mayroon, balita lang ako. Umalis ka na lang? May sakin ako noon. Oo. Umiyak ka ba? Katapos? Hours, ang layo na pabalik. Umiyak ka ba? Ano yun? Ano ba? Saan pa naman? Pabalik pa ako na sa position. Layo na. Iyak ka, no? Yes, sakit. Sakit. Gano'ng kasakit yun? Gusto ko na mapamatay. Ah, talaga? Yung tika na. Paano? Babangga ako yung ano, sakyan. Huh? Pero hindi naman, ano? Hindi naman. Kaso talagang grabe. Paano naman yung buhay ko, di ba? Mamatay man ako, matisirasa ako dito. Saan ako pupulot eh? Ano nagpalakas sa loob mo para hindi mo gawin yun? Sa mga bata. Masa yung mga bata, kinakayit nila ako. Tinago sa yung mga bata? Tinago niya yung mga bata. Iwala nila sa akin, nila yung sa akin. Yun lang ba yung attempt mo na, no, yung naisip mo na parang gusto mo nang tapusin yung buhay mo? O may mga iba pang pagkakataon na naisip mong... Nako. Halos araw-araw. So, di ba yung gumagawa? Pinaisip mo araw-araw? So nakaranas ka ng depression? No. Grabe yun. Oo. So ano ba ako patakaw? Maglaslas. Pero hindi ako minum eh. Pag ginom po gusto ko mapag-away, mga ganun. Para matapos na ako, pero hindi ko ginawa. Hindi mo ginagawa. Oo. Tapos ito yung time na lumabang ka pa, di ba? Last top fight ko sa Los Angeles. Kamusta yung laban na yan? Ano? Paano ako mananalo? Andyan siya. Papatama ako, man. Oh? Makapatay na, parang ganun. Bahala na. Patayin na lang ako, parang ganun. Ah, ganun? Oo. Tapos? Pinugbog ka nung kalaban mo? Hindi, bugbog talaga ako. Stop the fight, 7 round. Pero nagpapabugbog, hindi ka na lumalaban? Pero nagkita, magkasama pa kami. Oo. Eh, paano ba wala lang yung pagkatalo niya sa akin? Oo. Yung pagkatalo ko. Parang baliwala. Walang sabi ako, ano? Wala. Walang yaka, palang wala. Pagkatapos nun, nakausap pa ba kayong dalawa? Wala, nag-iwalay na kami. Iwalay na. Kiti-kiti ko na lang yung perang pambayad sa upa. Oo. Yun na yun. Tapos ako, bumalik ako sa San Francisco. Kailan kang muli nakita yung mga anak mo? Hala, yun na lang yung last nakita namin. Yun na yun. Dati nagkakontakan kami sa Facebook. Wala kami doon, guys. So, namimiss mo na yung mga bata? Miss ka na yung mga anak ko. Aso. Harap. Oo.
paano ka nakakakuha ng ano, ng balita tungkol sa kanila? Wala na. Wala ka, sa Facebook, di ba nakikita? Sinubukan mo ba na kausapin yung mga bata? Ay, hindi na. Ano, ayaw na kausapin. Ayaw kausapin? Sinubukan mo ba na kausapin? Sinubukan ko na, man. Ha? Kung sakaling nanunood sila ngayon, ano gusto mo sabihin sa mga anak? Hindi, sa akin, masama ang loob ko sa mga anak ko. Hindi tama yung ginawa ng nanay nila. Pero kasalanan ba nila yun? Hindi, kasalanan din nila yun kasi tinulog ko yung nanay nila. Oh. Baka naman gusto rin nila pero wala silang paraan para gawin yun. Hindi, sa akin na, kung wala nang problema kung ayaw na sa akin. Dahil ako, nabuti yan ang ginagawa. Kung ano man yung sama ng loob niyo sa akin, sana patawarin niyo ako kasi wala naman ako kasalanan sa kanila. Ako, dinala ko kayo sa Amerika, pati yung nanay ninyo, na sana maintindihan niya yung nangyari sa akin. Wala akong ginawa ko masama sa kanya. Hindi ako ng babae. Hindi ako nang abuso sa kanya. Niloko niya ako. Hindi mo siya sinaktan ni Minsan? May pagkakataon na nangyayari sa sasaktan sa kanya. Sumusobre eh. Kasi babae. Ang babae, pag nag-aaway kayo, kukulitin ganyan eh. Ninapas niya ako sa ano? Sa ginaganong ba? Hinagal sa ano, sa taod ko. Huwag mo sakit eh. Paulit-ulit. Pinipigil ako naman siya. Kaso, siyempre, pag napipigil mo yung babae, nagkakaroon ng pasasamay. Nasaktan. Ano ba gagawa ko? Pababayaan ko sa sarili ko sa kanya. Eh, yung mga bata, nasaktan mo ba yung mga bata? Hindi naman. Kaya nasasaktan yung mga bata. Salita na sa akin, sila nang mga barawa. Kasi, may ano ba? Sumusunod sila sa nanila eh. Pero siyempre malalaki na yung mga bata na yan. Malaki na, malaki. I mean, they're all grown up. Baka naririnig lang nila eh yung side ng kanilang ina. Pero hindi nila nakukuha pa yung side mo. Kung sakali bang darating yung pagkakataon na gusto nila at handa na sila makipag-usap sa'yo, okay ka doon? Sa akin, hindi na. Bakit? Ayaw ka na. Mga anak mo to, ha? Kasi kahit na kasi, tinaboy na nila ako eh. Ako yun sa akin, para pa may mga pamilya pa ng gano'n sila. Sana maging maayos sila. Yun lang. Yun na lang. Wala nang buwang sa puso mo para sa... Wala na. Tapos na eh. Sira na. Sa akin, mono yung ngayon, kaya tutuloy nila yung buhay nila. Para mag-imayos ang buhay nila. Kasi ang dami ng kwentong ganyan, ha? Louie, ha? Yung mga dati naghiwalay ng mga anak at magulang, isang araw, bigla na lang magkakausap ulit. Alam mo? Kasi pag iisipin mo naman, hindi naman nila totally kasalanan. Kasi nga maliit pa lang sila. Siyempre, kung maririnig nila yung panig mo, maganda rin na makausap ka nila. Sana makausap po pa sila. So okay ka. Pero, okay ka. Pero sana, kalimutan lang nila yung nangyari. Okay. So, willing ka na makipag-usap ko sakali? Yung mga anak ko lang. Kaya, so mga anak mo, gusto, kunyari, gusto ka nila kausapin, okay sa'yo? Oo, nasa. Sana, mag-imahe sila. Okay, that's good. At least open ka na makipag-usap sa mga anak. So ngayon, pagkatapos sa Amerika, saan ka na napunta? Wala, nataba ako sa ano eh. May kumuha sa China. Oo. Napakuha ko muna ako. Napromote lang ako sa China. Anong trabaho mo sa China? Tano ko doon. Pa-boxing, tano, coach. Para, tano lang. Trainer? Class. Okay. Pero every month ko doon. Every month ko na sa peso. 150,000 peso. Medyo okay na yun. Oo, laki na. Oo.
Gaano katagal ka na pinapalit yun eh, 50,000 pesos. Oo. Gaano katagal ka ng trabaho doon? Ano? 8? 8 years. Mm. Bakit ka umalis? Na-COVID eh. Ayun yun. Yun yung COVID eh. 2018, magbalik dito. Oh. Dito ako naabutan. Ayun. Pero kung hindi nagka-COVID, dire-diretso yung trabaho mo ron. Kaso lang, hindi na ako bumalik. Kasi, ano na, yung ano, marami ng virus doon eh. Oo, oh, oo. Oh. Hindi na ako bumalik eh. Corona. Noong napaparod mo si Pacquiao, na lumalaban na, at sunod-sunod yung mga tagumpay, anong naramdaman? Masaya ako doon. Dahil, wow, grabe. Ito pa, ito yung hinahanap kong grabe. Then, na, eight time, yeah. Ano? World champion. Oh. Eight divisions. Eight divisions. Nasa Guinness Book of World Records. Di ako makapaniwala. Late girl, lumitas pa kami sa kanya! Kasama mo siya, di ba? Naglalaban kayo noon? 5'6" eh. Ako 5'7" Oh, sabi, grabe naman to. Ang galing. Galing. Pinaparod mo yung mga laban niya noon? Galing talaga. Pero ang pinakamahirap doon, kaliwete. Pinakamahirap pa, ano, pinakamahirap pa ilagan yung strength ng anda. Eh sa ito pa, nasa una. Lepo. Mahirap yung ilagan yung anda, yung kaliwa. Talagang ano, no? Yun ang strength niya. Alam mo yung strength para sa tiyan. Alam, lelepo sa baba, lelepo sa ulo. Sabi. Oo, magaling talaga, no? Magaling talaga. Mano pa kayo ba? Oo. Pero syempre, nagsisimula pa lang kayo. Yung fake yung suntok niya. Ano? Para fake? Fake yung pagdari, susutokin niya sa mukha, no? Eh, pala sa katawa. Yan ang stand niya. Yung sa app, nari, suntok ng straight, no? Yung pala app. Sa batang kaya po, paano ka na-discover doon? Meron yung ano, na-discover doon dahil sa kapatid ko. Mm-hmm. Yung kapatid kong producer yata, kilala nila, kaibigan nila. Mm-hmm. Ano pangalan ng kapatid mo? Rowena. Rowena. Vicente. Mm-hmm. Tapos? Vicente. Tinawagan ka? Sinabi na sa akin, kuya, meron siyang producer na gusto kang ipasa sa batang kaya po. Mm-hmm. Yan, totoo na no. Sige, sama-sama ako. Pero ano ka ba? Meron kang background sa acting? Hindi, wala naman ganyan. Ano, paano ka umaarte ron? Hindi, may ano, ito na. Gati ko doon. Oo. Sige. Ganun kadali ang scene mo? Oo. Kinahirapan ako. Paano scene mo? Oo, sige, okay. Hirap naman ang role na yan, no? Makahirap, oo. Pero sa ano, sa pagsin na kamao. Wala, dami kong ano doon. Dami kong sinasabi doon. Marami ka ron. Pero dito eh. Ano ba role mo dyan? Ano role mo sa Batang Quiapo? Ano ka dyan? Ano ako dito? Tenera ko sa Tino. Okay. Tapos, ako yung nag-aalaga sa kanya. Oo. So wala kayong ano? Parang mga scenes na nag-uusap marami, kayo? Marami. Makaso lang ako. Oo lang sa okay. Ginagawa mo. Direk ko, kung abaan mo nga ng linya to, tignan natin kung gano'n ka katibay ito mo yun. Sa dami ng ilag ko, ayos. Lagot ka kayo kay Direk ko, hahabaan ngayon yung linya mo. Sige ka. Namiss kita, mami. Namiss. Siyempre, so magsama na tayo. Ha? Mm-hmm. Okay, mapakasal tayo. Okay? Paano mo siya nakilala? Yeah. Sa likpas siya sa nakilala. Pero ako, hindi niya ako nala. Ganun. Tapos, ang first impression mo, kasi ang hinahanap mong babae ay? Gusto ko yung hindi ako peperahan. Kasi lahat na nakikilala ko. Mawari, pera kagad ang hindi namin. So marami ka rin mga naging girlfriend? Marami. Pinagdaanan ako marami. Kaso? Ano? Pinabukasan ako, nakawala eh. Pagdabigan mo ng pera. Wala na. Wala na. So naghahanap ka ngayon ng tunay na pag-ibig? Paano siya nakita? Ah,
Naano ko lang yung late mask. Natsamba ko lang na ano, na-type ba. Nag-automatic yun sa ano eh, sa Google. Lumalabas. Late mask to. Napindot ko. Tapos ako ito parang ano, parang Facebook. Tapos tinubukan ko. Yan na ang nakita ko sa nakita. Ayun. So, nung nakita mo yung picture niya, anong reaction mo? No, isip-isip po parang mabait to. Mabait. Okay. Ikaw naman, alam mo ba na boksingero yung kachat mo? Hindi po. Nalaman ko. Nagpakilala siya sa akin. Ako si Luisito Espinosa, ano? Second, ano daw, world champion. Wow, sabi, sabi ko, world champion. Eh, bas, ang alam ko lang po kasi si Pacquiao. Hindi ko po kilala siya. Hindi ko yan kilala mga Navarrete niyan, Espeno, ay mga Peñalosa, hindi ko alam. Si Pacquiao lang talaga. Sabi ko, nagtanong pa po ako, hindi pa ako naniwala. Sabi ko sa inay ko, inay, kilala niyo ba to? Dahil nagpasa po siya ng picture. Sabi, kilala niyo ba to? Ay, si ano yan? Si Espinosa yan. Dating ano yan? Mas sikat daw kay Pacquiao. Sabi ko, ha? Ako kay Pacquiao, sikat na siya. Parang nauna siya sumikat. Sabi ko, nag-ano lang to? Niluloko lang ko nito. Sabi ko, parang hindi ho ako nag-ano gawa. Nang siyempre, sikat po siya eh. Bakit sino ba nga naman ako para patulan niya? Sabi ko, eh araw-araw, seryoso siya. Wala siyang pahinga, simula umaga, pahinga lang tulog. Nagchat-chat po talaga siya. Sabi ko, ito ay mag-aaksaya sa akin ng ganito. Simula pagkagising, hanggang sa pagtulog, sabi ko, titingnan ko pa kung anong kuha nito, kung ito ay seryoso. Eh, talaga pong seryoso eh. Sipag, no? Kamusta naman yung first date niyo? Ano po, bali ang unang kita namin nung nag-endorsement siya sa manok. Okay. Sa Kalamba. Tapos doon kami nagkita. Anong first impression mo sa personal kay Louie? Sabi ko, ang taas pala nito. Sabi ko, ito, world champion. Sabi ko, titingnan ko. Di ba, mga babae po, ano, pagkaano, baka ito yung naglulukulaan. Pinagaano ko po yung kanyang ano nung mag-meet kami, sabi ko baka ito ano lang, yung parang bibiro lang, yung pag-aanohan ka lang. Sabi ko, ano po siya nung first meet namin, doon ko po sa kanya nakita na malambing po siya, na maano talaga siya sa akin. Maano siya, pag-ano pala, sinalubong niya na ako. Yan, siyempre, di pa po nagkita, no? Pag-akyat po sa sakyan, hinalikan niya ako. Wow, maano po siya, ano, sabi ko, nagtaka nga rin po ako, sabi ko, seryoso yata. Nadalawang isip pa ako. Sabi, naano ko naman po sa kanya. Ikaw, first impression mo sa kanya, nung una mo siya nakita? Masaya ako kasi nakikita ako sa kanya. Parang, ano ba, hindi niya ako luha. Hindi yung nakikita ako. Ito na yung... Saka seryoso. Okay. So, nagustuhan mo agad na nakita mo ako? Ito. At parang nag-isip ka bigla? Parang may delay. Hindi naman. Oo naman. Ito mo agad. Okay. Nakita ko siya. Okay. Tapos nag-date na kayo ulit, sunod-sunod na yun. Hindi po. Hindi pa kami nag-date niya. No. Hindi pa. Nagsama na kami kagad. First meet po namin. Nagsama na kayo agad? Hindi po. Umuwi po siya sa Bicol. Umuwi siya sa Bicol. Tapos, bakasyon po noon. Bago magpasko. Tapos, pagbalik niya po, syempre may batang kya po. Sinama niya na po ako dito. Sa Manila. Ayaw niya na po ako iiwan. So, nagsama na kayo, dalawa? Ayaw ko po sa mama. Sabi ko, ayaw ko. Dahil ayaw niya na po akong iwan. Talaga, sinama niya na ako. Pero okay lang sa'yo na si Louie ay may dating karelasyon at may okay mga lang po. Okay lang sa'yo? Dahil mayroon din naman akong nakaraan. May anak ka rin, di ba? May anak rin. Ilan ang anak po? Isa po. Isa. Yung bata, nasaan ngayon? Ay, nasa ano po, nasa Batangas. Okay. Napasok po siya. Nakilala na ba niya? Oo po, nakasama niya na. Ano ang sabi niya? Wala naman po, dahil ang tatay niya naman may asawa na.
Pero yung bata ay... Okay naman po, okay, wala namang problem. Wala namang problem. Ilang buwan na kayo na nagsasama ni Louie? Bali, umuwi pa siya ng December. Mga 9 months, di ba? Opo, bali. Nung ano lang po kami na ganun, nung December, January, March. 4 months pala kayo. Mm-hmm. Halos magkasama. Pag-usapan yung pagsasama ninyong dalawa sa loob ng 4 na buwan. Ayos naman po. Wala namang problema. Give and take. Give and take. Mm-hmm. Yun naman ang importante sa ano. Give and take. Hindi yung agad aanuhin mo yung yung susuplahin mo ba? Mahirap yun. Hindi kayo magkakasundo. Saka mas lamang po yung gusto ko. Sinusunod niya. Sinusunod niya. Okay, i-guide mo siya, no? Kasi pagdating sa kabuhayan, mas marunong ka. Ready na ba kayo na dalhin yung relationship na to sa susunod na level? Which is kasalan? Ano po? Actually po, nagplano na po kami. Pag nakuha niya po yung pera na ano niya, magpapakasal po ka. Kasal ka sa Pilipinas, di ba? Divorce. Divorce na sila. Wala na ako. Tapos na yun. Wala na, hiwalay na. Ayun, so, binata na pala to. Ikaw, wala ka namang, ikaw namang kinasal, di ba? Kinasal. Ano lang ang ano mo? Anong may papangako mo kay Louie? Bilang isang misis palang harap. Mahawa. Anong may papromise mo sa kanya? Magaw ka. Ano po, nandiyan naman po yung pagka mag-asawa kayo, mag-iintindihan kayo kung anong puwan niya, tatanggapin mo, syempre, asawa mo na eh. Kaso nga lang, huwag lang sasamahan ng lokohan, yung pambababae, panlalaki, gayo. Dahil dyan nasisira ang pamilya sa third party. Yan po ang nagiging rason, kaya nasisira ang pamilya. So hanggat wala yun, ang pag-ibig ninyo ang dalawa ay magtatagal. Opo. Ha? Masaya ka naman? Masaya ka sa kanya? Masaya po. O ikaw, pangako mo kayo no, sa kanya. Ano promise ang pwede mong bigyan? Wala. Marami pa ako dyan. Pero kung gusto mong mangyari, pasalan muna. Pasalan mo? Wow. Oo. Para wala nang ano ba? Wala nang kaligoy-ligoy pa. Mayroon. Patali na. Congrats, in advance. Salamat. Para magkatotoo, no? Sa lalong madaling panahon, ayos yun. No? Thank you. Thank you sa inyo dalawa. Salamat. Thank you, ha. Thank you. I just realized na the world can be really cruel, but you know, yung pagiging nanay ko, I still want to protect him. Eh, ang anak ko po, hindi naman siya talaga nag-artista dahil gusto niyang sumikat. Lumaki na siya na kahit papano nasa spotlight pa rin siya kasi lalo na daddy niya, kasi ang dami pang pinagdaanan, di ba? Sana naisip nyo man lang yung anak ko, di ba? Dumaan din sa depression, yung pinagdaanan niya habang nakulungan tatay niya, habang pinagdadaanan ng lahat. Hindi ninyo alam kung anong pinagdaanan namin mag-ina. Na nahihiwalay ako sa kanya for his safety. I had to give up muna yung schedule namin before ni Bong na ako talaga kasi ang nagpalaki doon eh. Pero at a certain point, lalo na nung walang-wala ako, iisipin mo yung kapakanan ng anak mo. Sabi ko, mas magiging maganda ang buhay mo sa daddy mo. So, sabi ko, siya muna mag-aalaga sa'yo. Sobrang sakit nun kasi siya yung kasama ko. Mula naghiwalay kami ni Bong, yung nakatabi ko. Sa lahat ng kakataon. Hindi ko talaga matanggap na may mga ganun tao. But thank God, nagkaroon siya ng mga pinalabas niya yung batang kaya po nakita na, ay, gwapo naman pala. Parang ganyan. So, parang kahit pa paano, medyo nabawasan ng mga bashers.
Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.